Wasap mga kasapot! So ayun, magandang araw sa inyo mga kasapot. Please subscribe to Tambay TV! So ayun, magandang araw mga kasapot. Hali ngayong araw, pupunta tayo ng Test de Trece para mag-renew ng NCTO ko. Sa mga hindi nakakaalam, bukod sa pagiging food delivery, isa rin akong welder by profession. So ayun nga, ngayong araw, kukuha tayo ng renewal lot sa NCTO. Kasi from NCTO, nag-upgrade ako sa NC3 and assessment namin bukas. So expert na kasi yung NCTO sa SMAU. So kailangan ko siyang i-renew ngayon. So pupunta ako ngayon sa Test de Trece para kumuha ng renewal. And tuturuan ko na rin kayo kung ano ba yung step by step kung paano kumuha ng renewal ng NC2 sa welding SMAU. So sa tingin ko, makakatulong tong guide na to para sa mga kapatid kong welder dyan na walang idea sa kung paano kumuha ng NC2 renewal sa welding. So ayan, samahan nyo mga kasapot. Tara, umpisa natin. 2,000 years later. And mag-umpisa tayo sa mga ano ba ang kailangan nating requirements kapag kukuha tayo ng renewal. Ito yung mga requirements o mga dapat nyong ihanda kapag kukuha kayo ng renewal at hindi nyo dapat kalimutan. Unang-una is yung original copy nyo ng NC2. Yung expired na copy nyo ng NC2, so dapat meron kayo nyan. At babala, huwag nyong pepekein yung NC2 nyo kasi hindi naman kayang pekein yan dahil merong serial number yan and recorded yan ng TESDA. So hindi natin pwede pekein yung NC2 natin. Kaya kung mag-renew kayo, make sure na meron talaga kayong original copy ng NC2 nyo. So yan, number one, dapat meron kayo ng original copy nyo ng NC2. Number two, ito rin yung isa sa dapat na meron kayo. Hindi kayo makapag-renewal kung wala kayo nito. Number 2, Certificate of Employment. Ito yung katibayan na nagamit nyo yung pinag-aralan nyo. So ito yung mga isa sa pangunahing requirements ng TESDA para makapag-renewal kayo ng NC2 nyo. Make sure na meron kayong Certificate of Employment na hindi bababa ng 12 months. At least 1 year experience sa Certificate of Employment nyo. So make sure take note nyo yan. Number 2, Certificate of Employment na hindi bababa sa 12 months o 1 year experience. So ayan mga kasapot, bakit nga pala ako ng Skyway? Nakalimutan ko. So balik tayo. So ayan guys, makita tayo ng Skyway. Approaching open canal tayo. Hindi nga lako rin ah. Hirap naman ang practice. So ayan, number 3, pangatlong kailangan natin pagkuha ng renewal ng NC2. Number 3 is passport ID. No, mali, hindi pala passport ID. Passport size ID. So ID picture na passport size pala. So ayan, pangatlong kailangan natin. Number 3, ID picture na passport size. Yan. So dapat ang ID picture natin is passport size. Amen. Medyo masikip dito. Mahirap din mag-vlog habang nagsasalita. Tapos ganito pa, singit-singit. Medyo masikip yung daanan dito sa kanal eh. Kaya mamaya na siguro. Para mapag-vlog tayo na maayos tsaka mainit. Medyo mainit pero okay lang yan. Ginusto ko to eh. Ay, masarap naman mag-bike kahit mainit. Tsaka guys, sa mga ganyang truck o kayong didikit or sisingit dito sa kanan pwede.
Pero make sure walang ano, wala kayong kasabay. Ayan. Make sure na wala kayong kasabay pag mag-overtake kayo sa kanan. So yun, nalagpas na natin yung truck. Kasi mga ganun pagkakataon, mas maganda naman ang pasan mo yung truck eh. Huwag kang pupuntot sa mga ganun. Kasi delikado. At huwag ka rin sisingit. Kung overtake ka, make sure sa kanan at wala kang kasalubong. Si lantern bugbog na bugbog. Sorry lantern, bawa ka naman. Asan na ba tayo? So ayun, dapat yung ID nyo white background at least merong pwedyo yung picture nyo. Mas okay, mas formal tingnan kung nakakontentay kayo. Pwede nyo naman pa-edit yun sa mga Photoshop, sa mga computer shop. Sasabihin nyo lang na nakakontentay. Siguro mag-aat lang kayo ng 15 to 10 pesos pag magpapakontentay kayo. So kahit naka-t-shirt kayo, magpa-picture, okay lang. Kasi edit naman nila yun. So yun, magkano lang naman ang package ngayon? 40 to 70 pesos nag-range yung package ID. So package na yon. So ang kailangan nyo lang naman kay test guys, passport size. And meron din siyang name tag, pangalan nyo. So ganyan, ganyan yung itsura ng ID na kailangan nyo. Ganyan yung sa akin, ganyan yung example. So ano pa ba? Pang-apat na kailangan nyo, at hindi rin pwedeng mawala syempre, is pera. So may bayad ang renewal, hindi siya libre. Ang pagkakaalam ko is 100. Pero i-confirm ko mamaya pagdating ko doon, kung magkano yung bayad. Syempre, last year pa naman yung huling update ng bayad sa renewal. So ngayon lang tayo ibabalik sa testa. So 1 year later na yun. So update ko kayo mamaya kung magkano na yung bayad sa renewal ngayon. So hindi naman siguro lalagpas ng 500 yun. So mamaya update ko kayo sa price. So ayan, ayun yung 4 primary na dapat nyo i-prepare pag mag re-renew kayo ng NCTO nyo, particularly in welding. Number 1 is yung original copy nyo ng expired na NC2. Number 2, certificate of employment. Number 3, ID picture, passport size. And lastly, pera syempre. Buy it for renewal. Renewal fee kung tawagin. So yun, kung may mga nabago, may naidagdag sa mga dapat nyo i-prepare, idadagdag ko mamaya. So yun yung mga dapat nyong i-prepare pag kukuha ng NC2. Second question, saan ba natin pwedeng i-renew yung mga NC2 renewal natin? So ang sagot is sa lahat ng Testa branch na malapit sa lugar nyo. So most probably, para may assurance kayo kung saan yung nirelease yung Testa certificate nyo, doon na rin kayo magpaparenew. For your gusto nyo assurance na walang hassle or madaming kechiboreche, ganun yung gawin nyo. Kung saan nirelease yung NC2 nyo, doon din kayo mag-renew. Pero syempre, may mga times naman na sa province pa nila nakuha yung ano nila, sa province pa nila nakuha yung NC2 nila. So lumabas na sila sa Manila,
So may mga ganun pagkakataon eh. So ang gagawin nyo, punta na lang kayo ng Tesla Taguig or any main branch, provincial branch ng Tesla. Kasi kung printable naman yung NC2 sa branch ngayon, is okay naman. Marirelease naman kayo, mabibigyan naman kayo. Kung available yung NC2 printable, meaning is yung papel kasi na ginagamit natin sa NC2 certificate is hindi lang siya basta-basta papel lang. Kung ano yung ginagamit na papel sa pera natin, yun din mismo yung ginagamit sa NC2 certificate natin. So hindi talaga basta-basta mapepeke yung NC2 certificate natin. Ganun siya ka-legit. Na mismo pera ng papel natin is yung ginamit sa papel ng NC2 certificate natin. Number 3, tanong. Eh sir, paano kung wala akong COC? COC? Eh sir, paano kung wala akong COE? Hindi ko nagamit yung NC2 certificate ko. Hindi ako nagkaroon ng experience at na-experience siya. Sa ganong case, kailangan mo talaga ulit mag-trade test. Mag-assessment. So, hindi mo naman kailangan dumaan ulit sa proseso kasi marunong ka naman na. Alam mo naman na yung basic. So, pwede ka kumausap ng mga training center at dun na mismo magpa-assessment. So, in that way, makakapag-renew ka. So, yun yung alternative method. Kasi hindi kayo re-renew ni Tesla kapag wala kang experience eh. Kapag wala kang COE na nai-present sa kanila. At least 12 years. At least 12 months. So yun yung alternative way mo. Second option mo. Na mag-assessing ka ulit. So syempre hindi libre yun. May bayad yun. Depende sa assessment fee ng training center. Or pwede kang makiusap. Mas mura to kung tutusin itong option na to. Pwede kang makiusap sa mga Tesla accredited center or kung may kakilala ka na mag-assessment na nag-aaral ng welding, pwede ka sumabay sa assessment nila. Parang makikisit in ka. Pero syempre, magbabayad ka pa rin. Pero syempre, mas mura compare sa mga training center na yung mag-walking ka. Same rules sa mga walang NC2 na well-experienced naman sa welding. So marami sa mga kabakal natin na well-experienced pero wala silang NC2. Actually, madalas pinatalunan ng mga kabakal yan eh. Kasi bakit nga daw kailangan pa ng NC2? Eh, karamihan daw ng NC2 is mas marunong pa nga yung mga experienced welder lang. Meaning yung mga natuto by experience lang, hindi sa training center natuto. Well, okay naman, totoo naman. Pero yun eh, yun ang requirement eh. Required ni company na mag-provide ng NC2. So we need to comply with that. Kailangan natin sumunod sa bagay na yun. Or else, hindi tayo makapag-apply. Diba? So, sa mga well-experienced na welder na gusto magkaroon ng NC2, ganun lang din gagawin niya. Same procedure. Hanap lang kayo ng kakilala nyo na may paparating na assessment. Pwede kayo sumabay doon. Kausapin nyo lang instructor or head nung training center. Pwede kayo mag-sit in doon. Magbabayad na lang kayo sa assessor. Ng minimal lang naman compare sa mag-walking kayo sa mismong training center. So yun. Especially sa abroad, talagang bukod sa WPQT, is NC2 talaga ang nire-record nila. So ayan mga kapos, cut ko muna. Titingin muna ako sa Google Map kung nasan ako kasi yung pinang-vlog ko, yun din yung gamit ko pang Google Map. Yun din yung gamit ko sa lahat. All in one tong phone ko eh. So hindi ba tayo nakakabili ng GoPro? So, pag na-bless tayo ni Lord, magkaroon tayo ng
budget for GoPro. I mean, DJI Osmo Action Cam. So, yun yung plano kong bilhin eh. DJI Osmo Action Cam. So, yun. Well, nasa 13K siya ngayon eh. So, nag-iipon pa ako para makabili. Ayan. Yan. Cut ko muna tong vlog. Titingnan ko kung nasaan ako. Baka naliligaw na ako eh. So, yun muna mga kasapot. Peace out. So, yun mga kasapot. Kagaling na natin sa Tesla 13 and update sa requirements. So far wala naman nagbago sa mga requirements ng Tesla renewal. So kung ano sinabi ko kanina, yun na rin yun. Yun na rin yung mga dapat yung ihanda. So yun lang for today's vlog. Kung meron pa kayong mga karagdagan tanong at mga gustong malaman, comment lang kayo sa comment section and babasahin ko lahat yan. At kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe and hit nyo na rin yung notifications bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko. And shoutout sa lahat ng kabakal dyan. Proud welder here. Padyak lang ng padyak. Hinang lang ng hinang para sa pangarap. This is Gugong Bike once again, your food delivery bike rider. Peace out.